Magandang araw mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon. Ako ang inyong guro, Ginang Marife G. Peralta, mula sa Paaralang Elementarya ng Patol, Lungsod ng Santiago, mula sa Schools Division of Santiago City. Kumusta na kayo mga bata? Nag-aral ba kayo ng inyong mga nakaraang aralin? Mabuti naman kung ganun. Kung handa na kayo, humanap na kayo ng komportableng lugar upang makapanood kayo ng maayos at maintindihan niyong mabuti ang ating pag-aaralan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay may mga dapat tayong sundin na alituntunin. Una, makinig at manood ng mabuti para maintindihan ang ating aralin. Pangalawa, ihanda ang papel, ang learning module, at ang ballpen para sa ating mga gawain. At ang pangatlo, basahin, unawain, at sagutin ng buong husay ang mga katanungan sa ating mga aralin. Handa na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayong hawak nyo na ang inyong mga kagamitan, maaari na nating simulan. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagbibigay ng datos na hinihingi ng isang form at naisusulat ng wasto ang mga impormasyon na kailangan sa isang formularyo. Inaasahang matututunan ninyo ang mga kasanayang maibigay ang mga datos na hinihingi ng isang form at maisulat ng mabuti ang mga impormasyong kailangan sa isang formularyo. Ngunit bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Buksan ang inyong learning module sa pahina 3. Ating kumpletuhin ang usapan ni Nakokoy at ng kanyang guro gamit ang mga magagalang na pananalita. Basahin natin ang kanilang usapan. Magandang araw, Kokoy! Nabanggit sa akin ng iyong nanay na nahihirapan ka daw sa ating aralin sa agham. Maaari mo bang ikwento kung bakit nahihirapan kang unawain ang ating aralin sa agham? Halimbawang ikaw si Kokoy, ano ang inyong pananaw at mga hinaing upang sabihin na nahihirapan kayo sa inyong aralin sa agham? Pareho ba tayo ng sagot? Tama! Maaari ninyong sabihin na ulitin muli ng inyong guro ang inyong aralin na kung saan kayo ay nahihirapan upang inyong maintindihan gamit ang magagalang na pananalita. Sa pagsabi ng pananaw at hinaing, laging gumamit ng magagalang na pananalita. Dumako naman na tayo ngayon sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Naranasan nyo na bang mag-sign up sa Facebook? Ito ay gumagamit din ng mga formularyo na humihingi ng datos o impormasyon para magkaroon ka ng sariling account. Parang ito, punan ang mga kahon ng datos o impormasyon para makapag-sign up ka sa iyong Facebook. Gawing gabay ang bilang sa pagsagot sa inyong sagutang papel. Tapos na ba mga bata? Magaling! Alam kong makakaya nyo ring sagutin ang mga kahalintulad na gawain sa mga susunod na pahina ng module na ito. Ilipat sa pahina 4, ang inyong learning module. Ating basahin at pag-aralan ang talata. Sa susunod na pasukan, papasok na sa kolehiyo si Anna. Sinabi sa kanya ng magulang niya na hindi siya makakapag-aral dahil walang pandustos sa kanya sa kolehiyo. Dahil dito, nagsumikap si Anna na maghanap ng maaaring pag-applyan ng scholarship. Nakakita siya sa internet ng isang pribadong kumpanya na nagbibigay ng scholarship
sa mga walang pantustos sa pag-aaral. Agad siyang nag-apply dito. Binigay sa kanya ang sumusunod na formularyo para sa kanyang aplikasyon. Agad niyang sinulat ang mga kinakailangang datos o impormasyon at ipinasa. Narito ang form o formularyo ng aplikasyon para sa scholarship ni Ana. Ito ang mga sinulat niya sa personal na datos. Sa pangalan, nauuna ang apelyido, kasunod ang unang pangalan at gitnang inisyal. Edad, ito ay kung ilang taon ka na. Kasarian, kung ikaw ay babae o lalaki. Para sa taas, ito ang sukat kung gaano kayo katangkad. Timbang, kung gaano kayo kabigat. Petsa ng kapanganakan, kung kailan ka ipinanganak. Tirahan, kung saan kayo nakatira. Mahalagang ibigay ang tama at kumpletong detalye kung saan kayo nakatira. Pangalan ng ama o tatay. Pangalan ng ina o nanay. Bilang ng mga kapatid, kung ilan kayong magkakapatid. Cellphone number o telepono. Paaralang pinagtapusan ng sekundarya, kung saan kayo nagtapos ng high school. Final na marka o yung final average nyo nung high school kayo. Nakuhang marka sa matematika, English, agham, Filipino, at edukasyon sa pagpapakatao. Yan yung mga final average nyo. Dahilan sa pag-apply ng scholarship, kung bakit kayo mag-a-apply sa scholarship. Si Ana, nilagay niya dito, gusto niyang mag-aral ngunit wala siyang pantustos sa kanyang pag-aaral. Lagda, ang pirma ninyo. At panghuli, petsa ng pagsulat ng datos sa formularyo. Ngayon, nasundan niyo na ba kung paano ang pagbibigay ng datos na hinihingi ng isang form o formularyo? Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pahina 5 ng inyong learning module. Naranasan niyo na bang sumulat ng mga hinihingang informasyon sa isang formularyo o form kagaya ng sinagutan ni Ana? Maaaring hindi niyo napapansin, subalit bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo kagaya ng enrollment form, library card, registration form, at marami pang iba. Sanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa isang formularyo. Kailangang matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi ng isang form o formularyo upang maisakatuparan ang layunin na panggagamitan nito. Ngayon, ano nga ba ang formularyo o form? Pareho ba tayo ng nasa isip? Mahusay! Ito ay isang dokumentong nangangailangang punan ng kinakailangang impormasyon o datos para sa tiyak na layunin. Ito ay upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Ang ibig sabihin ng personal na datos ay impormasyon tungkol sa inyong sarili. Dapat tandaan na kinakailangang makatotohanan ang lahat ng datos at impormasyon na ilalagay sa formularyong inyong pupunan. Tandaan nyo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang inyong isusulat upang mabasa at maunawaang mabuti ng nagbabasa. Ang mga halimbawa ng formularyo ay ang mga sumusunod. Una, Community Tax Certificate o Sedula. Pangalawa, Library Card. Pangatlo, Bank Deposit Slip. At ang pang-apat, Bank Withdrawal Slip. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ilipat ang inyong learning module sa pahina 7. Nakikita niyo ba
ang formularyo. Kagaya rin yan ng formularyong nasa screen. Ang personal na datos ang sumusunod na formularyo. Isulat ang pangalan ng iyong paaralan, taong panuruan, ang inyong pangalan, edad, baitang, petsa ng kapanganakan, lunan o lugar ng kapanganakan, dito ang pangalan ng inyong mga magulang. Sa ibaba ay ang inyong lagda o pirma at panguli, lagda ng inyong guro. Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa isa-isip sa pahina 7. Sa titik A, narito ang panuto. Punan ang mga sumusunod na talahanayan. Sa unang hanay, ano ang inyong natutunan? Sa pangalawang hanay, gaano ito kahalaga? Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, dumako tayo sa titik B. Narito ang panuto. Kompletuhin ang mga sumusunod. Halagang matutuhan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo dahil... Magaling! Dapat maisulat ng maayos ang mga impormasyon na hinihingi ng form upang mabasa ng mabuti at maunawaan ng nagbabasa. Ngayon, ilipat ang inyong learning module sa pahina 8. Ating gawin ang isagawa. Narito ang panuto. Para magkaroon ng iba't ibang account sa social media, kailangan magkaroon ka ng email account. Ngayon, sabay-sabay tayong gumawa ng email account gamit ang formularyong nasa ibaba. Punan ng mga impormasyon ang mga ito. Gawing gabay ang mga bilang sa inyong mga sagot. I-type ang inyong pangalan. Pangalawang bilang, i-type ang inyong apelyido. Pangatlo, ang inyong username. At ang pang-apat, ang inyong password. Pwede kayong gumamit ng 8 o higit pang character na may magkakahalong titik, numero at simbolo. Pagkatapos, ay pindutin ang kumpirmahin. Panglima, i-type ang numero o number ng inyong telepono. Pang-anim, i-type ang inyong email address sa pag-recover. Pang-pito, ang buwan, araw at taon ng inyong kapanganakan. Pang-walo, ang inyong kasarian. Nagawa niyo ba ng tama mga bata? Mahusay! Para naman sa karagdagang gawain, narito ang panuto. Bilang mag-aaral, kailangang magbigay ka na impormasyon o datos tungkol sa inyong sarili upang magawa ang inyong ID sa inyong paaralan. Nahanap nyo ba ang formularyong inyong sasagutan sa inyong module? Magaling! Isulat sa bawat patlang ang mga hinihinging datos o impormasyon. Natuto ba kayo sa ating aralin mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, maaari na kayong tumayo sa inyong kinauupuan at sabay sabihing, kayang-kaya ko to. Ako ay mahusay. Wow! Napakahusay talaga ninyo. Binabati ko kayo sa inyong panunood na mabuti at pagiging aktibo sa ating aralin. Ako ang inyong guro, Ginang Marife G. Peralta. Hanggang sa muli! We'll be right back.